Magandang araw guys. Sa lahat ng mga user ng Suzuki Smash 115. Sa lahat ng gumagamit ng motor guys. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan lang natin itong ating Smash 115 ko guys. Share ko lang sa inyo guys. Yan. 2018 model pala itong aking motor guys. Magtatatlong taon na ngayong November. Yan guys. Sa loob ng tatlong taon guys, or dalawang taon mahigit, hindi pa naman ako pinahiya ng ating motor guys. Hindi pa naman siya nagluloko. Yan guys, share ko lang sa inyo guys. Itong motor ko nga pala guys, naka full wave na. Meron na rin siyang voltmeter guys na kuso. Yan. Para ma-monitor natin ang karga ng ating baterya. Yan guys. Pinulwave ko na siya guys. Kasi lagi kong problema guys, nalulubat yung baterya. Pag nalubat siya guys, ang tagal magkarga guys. Kailangan niyang tumakbo ng malayuan bago kumarga yung ating baterya. Kaya pinulwave ko na siya guys. Guys, tapos nagdagdag tayo ng busina guys. Ito yung switch ng ating busina guys. Yung malakas na busina guys. Pwedeng stock guys, pwede ring malakas na busina. Yan guys, ang Smash 150 natin. I-refresh na rin natin to guys. Tanggalin natin yung cover niya guys.
Yan guys, natanggal na natin yung mga cover guys. Punasan muna natin. Ito pala yung aking busina guys, na malakas guys. Yan. Kung wala kayong idea guys na kung saan nyo ilalagay yung busina nyo, kung maglalagay din kayo guys, dito lang guys. Okay naman dito guys. Yan. Dito ko inilagay guys. Yan guys, dito naka tornilyo sa air cleaner. Tapos yung partner niya guys, ganoon din dito sa kabila. Ayan. Guys. Diyan ko siya inilagay guys, to. Kasi walang paglagyan guys. Dito lang talaga. Dito lang talaga siya pwede guys. May bandang gilid. Yan guys, naglagay na rin pala ako dati ng alarm guys, pero pangit pala yung alarm guys, kasi nagdi-discharge na kusa yung baterya natin kahit hindi ginagamit, kaya itinanggal ko na lang guys yung alarm ko guys, yung speaker niya na lang yung natira, hindi na tayo nag-alarm guys. Siguro guys, pag medyo may budget na, bibili tayo ng mas magandang alarm guys. Lalagyan ulit natin ito. Check natin ang oil guys. Kung okay pa. Hindi ko pa pala ito na pa-start guys. Mula kanina umaga guys, hindi pa siya umandar. Tingnan natin yung oil guys kung tama pa sa gauge. Guys, okay pa naman yung oil niya guys. Nasa gauge pa naman. Okay pa ang oil guys. Tanggalin natin yung carb guys. Ang carburetor pala nito guys ay diaphragm type na guys ang carburetor nito. Yung 2018 na model guys. Diaphragm type na siya. Linisin na rin natin yung carburetor guys. Pakita ko na rin sa inyo kung paano maglinis ng carburetor. Para may idea na kayo guys, panoorin nyo lang ito. Luwagan natin tong screw ng air cleaner guys.
Tanggalin natin itong hose sa air cleaner para matanggal na natin. Tanggalin natin itong air cleaner, guys. Guys, tanggalin na natin yung air cleaner. Tanggalin natin ang carburetor, guys. Guys, tanggalin na natin, guys. Guys, yung carburetor natin, guys, tanggal na. Linisin natin to, guys. Kasi yung aking RPM, guys, ay medyo mataas na. Kaya gusto kong malinis natin to, guys, itong ating carburetor. Yan, guys. Sa tinagal-tagal kong hindi nabuksan, guys. May singaw na rin siya dito, guys. May tagas na rin yung fuel niya, guys. Kaya ayusin natin to, guys. Kung saan yung tagas na yan. Yan. Basa-basa, guys.
Tanggalin natin yung jettings niya, guys. Linisin na rin natin. Yan, guys. Sa tagal-tagal na hindi nabubuksan. Ngayon lang ulit bubuksan to, guys. Medyo marumi na, guys. Check na rin natin tong piston niya, guys. Ito, buksan na rin natin to. Check natin yung guma, guys. Baka butas na. Tsaka check na rin natin yung needle, guys. Tigas. Sa pagbubukas nito, guys, kailangan may gamit kayong maganda, guys. Guys, ito lang yung laman ng itaas niya, guys. Ito, yung sa cover niya, guys, nabuksan natin. Yan. Yan, guys. Kung maaari lang, guys, ingatan niyo to. Huwag nyong babasain ng gasolina, guys, para hindi agad masira. Yan, guys, wala pa naman siyang butas.
Tanggalin na rin natin tong air mixture nya, guys. Minsan kasi dito ang problema. And guys, pwede na natin tong linisin ng gasolina. Tsaka bugahan natin ang air dust, ganyan mga butas, guys. Itong o-ring nya, guys, huwag nyo nang basain ng gasolina para matagal masira. Sa paglilinis, guys, puslitan nyo na lang ng hangin tong mga butas, guys, para sure na matanggal yung mga dumi. Basain nyo lang ng gasolina, guys, tapos gamitan ng hangin. Yun, guys, napuslitan ko na ng hangin, guys. Ganun din dito, guys, para malinis. Unahin natin itong piston, guys. Kabit natin. Sa pagkabit, guys, ito, guys, tapat nyo lang doon sa kanyang guide, guys.
guys, naisalpak mo natin guys. Lagay natin tong spring guys. Kung hard starting yung motor nyo guys, may technique rin tayo guys. Abangan nyo na lang guys yung tutorial at ituturo natin ang libre. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin guys, subscribe ka na para update ka lagi sa aking mga video guys. Higpitin nyo lang guys ng mabuti para walang singaw. Kabit natin ang jettings guys. Sa paghigpit guys, alalay lang. Lagay natin ang float guys. Tsaka itong parayom niya. Cover guys.
Guys, yan guys, nakita na natin yung problema nung motor natin. Sira na pala yung o-ring nya guys sa air in air mixture guys. Yan guys, singaw na guys, biak-biak na yung o-ring guys sa air mixture. Palitan ko na lang to guys kapag nakabili ng repair kit guys. Malinis na tong carb natin guys. Siyempre, linisin na rin natin tong air cleaner. Bugahan natin ang hangin guys. Pagbuga ng hangin guys, dito natin bugahan guys. Yan, okay na guys. Pwede na natin itong kabit.
Guys, nalinis na rin natin. Check na rin natin guys ang rocker arm guys. Kung malagitik na yung inyong motor guys. Check na rin natin yan. Adjust na rin natin yan guys. Buksan nyo lang to guys. Check natin kung maganda pa yung clearance ng kanyang rocker arm guys. Yan guys, kung may balak kayo mag-refresh ng inyong motor, sundan nyo lang to guys. Ganun din sa ilalim guys. Tanggalin nyo yung cover. Bago natin malaman to guys kung okay pa yung kanyang clearance, top dead center muna natin guys yung piston. Tingnan natin sa timing mark guys sa magneto. Check na rin natin ang spark plug guys. Yan. Baka marumi na. Baka tutong-tutong na guys. Yan. Linisin na rin natin guys. Medyo basa guys. Buksan natin to guys. Para ma-timing natin guys. At para malaman natin kung naka top dead center na yung ating piston. Yan guys. Nabuksan na natin guys. Tapat lang natin yung T-mark guys. Dito. Yan. Yan guys. Tapat lang natin dyan guys. Yung T-mark. Bago natin may tapat yan guys, syempre gagamitan natin ang Kickstarter. Buksan din natin tong gilid guys. Yan guys, dapat yung timing mark nyo guys, tapat nyo dito. Tapos yung timing mark dito guys, yung T-mark guys, dapat nakatapat din dito sa timing mark na to. Yan guys, timing muna natin guys, tapos saka tayo mag-adjust ng rocker arm natin. Yan guys, nakatapat na yung T-mark dito guys. Sa ating timing. Yan guys, naka-timing na guys. Tsaka yung ating timing mark dito guys. Nakatapat na rin dito. Yan, pwede na tayo mag-adjust ng rocker arm natin guys.
Yan guys, adjust natin. Feeling gauge na lang ang gagamitin natin guys. Hindi na tayo gagamit ng filler gauge. Gamit tayo ng 8 guys. Baka nagtataka kayo guys kung bakit yung ating rocker arm ay tumutukod. Kapag talagang matagal na guys na hindi natin na i-adjust ito, talagang tutukod to guys. Kasi yung ating barbula guys, napupudpud yun guys. Kaya yan, kapag hindi kayo nag-check up guys, tutukod talaga yung ating barbula. Tutukod yung ating rocker arm guys. Kaya mas maganda guys, nare-refresh natin yung ating motor. Kapag naramdaman nyo na guys yung intake natin na gumagalaw na, pwedeng side to side guys, pwedeng taas baba rin guys, basta yung intake natin guys, basta napagalaw na natin yung rocker arm guys, okay na yun. Sa exhaust na rocker arm guys, mas malaki yung clearance. Ganun lang guys. Yan guys, okay na tong ating rocker arm sa intake guys. Na-adjust na natin guys. Sa ilalim naman tayo guys. Gamitan natin ang pampihit guys. Yan guys, na-adjust na natin. Pati yung sa ilalim. Pwede na nating takpan guys. Pero bago yun guys, confirm muna natin guys. Bago natin i-final ng higpit guys, check natin ulit. Ikutin ulit natin yung magneto guys. Tapat natin sa timing mark ulit. Kung hindi, magbabago yung adjust ng ating rocker arm guys. Dapat double check guys para sure ball. Sure yung ating gawa. And guys, okay na.
okay na guys. Final na natin na higpit guys. Higpitin na natin tong nut guys. Okay na guys, pwede na nating takpan. Yan. Takpan na ulit natin. Na ulit natin guys ang carburetor.
Abit natin, air cleaner guys. Higpitin natin guys. And guys, naikabit na natin ang ating carburetor. Try natin paandarin muna to guys bago natin ikabit ang cover. Yan guys, bago kayo mag-repress ng inyong motor, pag may naramdaman na kayong hindi kaaya-aya sa inyong motor guys, yan, pwede na tayong mag-repress. Check natin lahat yung pwedeng maging sanhi ng kung anong nararamdaman nyo sa inyong motor guys. Yan guys, ganun lang. Kabit natin tong busina natin guys, PIA horn. Yan.
Yan guys, subok ko na to guys. Pia horn, malakas to guys. Maraming peke nito guys. Sure nyo lang na maganda yung inyong mabibili kung balak nyong bumili. Yung orig ang bilhin nyo guys. Original. Yan guys, nakakabit na. May dalawa siyang relay guys. Isa sa busina. Tsaka isa sa LED light natin guys, sarap. Yan. Bali, dalawang relay ang ginamit ko guys. Tapos nag-upgrade rin tayo ng charger guys, yan. Malakas na yung charger natin guys, pang full wave. Tapos nag-upgrade na rin tayo ng baterya guys. Yung medyo malaki. Yan guys, yung aking baterya. In-upgrade na rin natin ng medyo malaki guys kasi malakas yung ating charger. Yan, yan guys. Pang YTX, you know, 5ABS guys. D-Way lang guys ang binili ko kasi medyo mahal yung magandang klase. Tapos yun guys, naka-OSRAM na rin tayo guys. Naka-OSRAM head bulb na rin tayo guys, yan. Pinalta na rin natin ng LED bulb guys. Yan, kasi naka-full wave tayo guys. Mas maganda kung LED bulb na yung gagamitin natin. Yan. Yan guys. Nagpalit na rin pala ako ng LED bulb guys ha, signal light. Kasi naglagay tayo ng hazard guys, gumagamit tayo ng hazard kaya palit ako ng LED bulb para medyo matipid sa battery. Guys, LED bulb na siya guys. Napakaliwana guys. Yan. Yan guys, try natin mag-start. Start natin yung motor natin guys na bagong refresh. Yan guys, yung ating baterya. Karga ng baterya natin guys. Try natin mag-start guys kung one click.
Yan guys, ganda na, maganda na yung idle niya guys. Lagyan, pwede nating lagyan ng cover guys. Balik na natin yung mga cover niya. Yan guys, isa pang start. Try natin.